Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Marie, at sa mga nakikinig ng inyong channel. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Maymay. Ang mga stories na si-share ko po sa inyo ay ang mga nakakatakot na experience ko na nangyari around 3 in the morning. Ang una ko pong experience ay nangyari nung nag-aaral po ako for the final exams. During that time, nasa ground floor po ako ng bahay namin. Naalala ko yung mga sinabi sa akin ng family ko nung bata pa ako na may nakikita daw silang white lady sa bintana ng room o kaya naman isang nakakatakot na lalaki sa may gate. Sinabi din nila sa akin na madalas daw magpakita ang mga multo from midnight hanggang 3 in the morning. Anyway, since matigas nga ang ulo ko at kailangan ko din naman mag-review para sa finals, hindi ako nakinig sa kanila at gising pa rin ako kahit madaling araw na. Around 3 in the morning, tumayo ako para pumunta sa kusina at magtimpla ng kape. Naramdaman ko na parang may nanonood sa akin. Pero deadma pa rin ako at tumiretso pa rin ako papuntang kusina. Tapos merong bumulong. Psst! Psst! Nagulat ako kaya napalingon ako sa labas ng bintana na napakadilim. Sino yan? Tanong ko. Tapos may bigla akong narinig na boses ng babae. Tawang-tawa pa at tinatawag ang pangalan ko. Ibinaba ko dahan-dahan ang mag ko at nagtatakbo na ako paakyat ng hagdan. Ang pangalawa ko namang experience ay nangyari habang nagawa ko ng project sa computer ko. May kausap ako sa phone during that time. Yung kausap ko sa phone ay groupmate ko. Bandang alas 3 na yun ang madaling araw. Pinag-uusapan lang namin yung mga detalye sa report namin. Nagsimula nang lumitaw yung screensaver ng PC ko. Nakasandal na ako sa upuan noon. Bigla ba namang nawala ang screensaver ko kasi kusang gumalaw ang mouse ko. As in wala siyang tigil sa paggalaw. Pilipilit ko ang hulihin yung mouse ko eh. Nagtaka yung kausap ko sa phone kung bakit ako natahimik. Sinabi ko na lang sa kausap ko na meron yatang gustong magpatulog sa akin kasi nga gabi na. Pagkatapos, kusa ding tumigil ang paggalaw ng mouse ko. Tinapos ko na yung call sa friend ko, then shinutdown ko na rin yung PC ko and went to bed. Nagsabi rin ako ng goodnight kung sino man ang nang-istorbo sa akin kanina. Since then, doon ko naisip na may curfew pala ako sa loob ng bahay. Magandang gabi po, Ma'am Marie, at sa lahat po na nakikinig ng inyong channel. Ang isi-share ko po sa inyo ang mga nakakatakot kong karanasan dito sa lumang bahay namin sa Gapan, Nueva Ecija. Dito ako sa probinsya pinanganak, sa bahay ng mga lolo at lola ko. Dito rin nakatira mga tita ko at ang pamilya niya. Kahit sa Manila ako nag-grade school, nagbabakasyon kami dito sa probinsya tuwing summer. Bago ako mag-grade 6, bumalik kami dito para ipagpatuloy ang studies ko hanggang ngayon. Hindi ko maipaliwanag pero tuwing 3 in the morning, nagpaparamdam ang multo sa bahay. One good example ay yung batang babae. Akala ko ako lang ang nakakita sa kanya, pati pala mga kasama ko sa bahay. Ganito kasi nangyari. Isang madaling araw, nagising ako, mga 3 in the morning ngayon. Sure ako sa oras kasi may malaki kaming wall clock sa tapat ng higaan ng kwarto ko. Ng mga oras na yon, nagising din pala ang mom ko. Pinuksan niya yung door ng room nila. Ako naman nagpunta sa kitchen para uminom ng tubig. Since kita mula sa pwesto ng mom ko yung door ng room ko, nakikita niya kapag lalabas ako o papasok ng kwarto ko. Nung last time pumasok ako sa room, meron siyang nakitang bata na nag-stop sa tapat ng pintuan ng kwarto ng mom ko. Tapos, nakita din ang mom ko na bigla din daw pumasok yung batang yon sa kwarto ko. Akala niya kapatid ko yon, pero pagtingin niya sa bed nila, andun pa yung kapatid ko. Nung umaga na niya na ikwento sa akin kung anong nangyari. Another experience din, same time 3 in the morning. May gumigising sa akin. Nakatalakbong kasi ako noon ng kumot mula ulo hanggang paa. Yung cellphone ko nasa tabi lang ng ulo ko. Kaya nung may gumigising sa akin, tingnan ko muna yung phone ko at 3 in the morning pa lang. Kaso nung tinanggal ko yung kumot ko, wala naman tao. At saka nakalock yung pinto. Dalawang beses ko lang nakita yung bata. Yung unang beses is around 8 in the evening. Then yung pangalawa is 2 to 3 in the morning. Around 8 in the evening, nagtututbrush ako sa banyo. May bigla na lang tumabi sa aking batang babae. Meron siyang maitim at mahabang buhok. Tumabi lang siya sa akin ng ilang segundo at umalis din bigla.
Nashock ako sa nakita ko kasi alam na alam ko na mag-isa lang ako sa bahay dahil umalis nga yung mother ko at kapatid ko pati na rin yung lola ko. Yung pangalawang beses na nakita ko yung bata, yung naiwan kong nakabukas yung TV dun sa ano sa salas. Nakatulog ako noon. Tapos nagising na lang ako around 2 in the morning. Pagtingin ko sa bintana, nakita ko yung batang babae nakatungaw na lang sa akin. Hindi naman luma yung house namin eh. Pero ang sabi ng lola ko, ang mga multo daw ay nandyan lang sa paligid at nagpaparamdam talaga sila tuwing alas 3 na madaling araw. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Katkat. Ang ikikwento ko sa inyo ay yung madalas mangyari sa akin between 2 to 3 in the morning. Natigil lang naman siya nung nalaman ko kung anong dapat gawin para mawala na nga yung weird happening sa kwarto ko. Bandang alas 2 o alas 3 yun ang madaling araw. Nagising ako bigla. Lagi akong napapaharap sa side mirror at lagi ko ding nakikita yung maitim na lalaki. Parang solid siyang anino. Pakiramdam ko nga tumatabi siya sa akin. Mga ilang gabi din yun nangyayari. Ang pinakamatindi kong experience ay hindi ko maigalaw ang katawan ko na parang may nakahawak sa akin. Nararamdaman ko pa napakalamig na hangin. Malabo namang galing sa electric fan ko yun kasi nasa tabi ko yung fan eh. Eh yung malamig na hangin ang gagaling sa ceiling. Napatasal ako ng Our Father pero di ko matapos-tapos. Pakiramdam ko may pumipigil sa akin. Pinilit kong mag-sign of the cross at nagdasal ako ng paulit-ulit hanggang nakakilos na ako ng maayos. Nakatulog naman ako right after that. The following day, naikwento ko sa mother ko yung experience ko kagabi. Nabanggit niya sa akin na masama pala ang natutulog na may katabing mirror, lalo na kung walang takip ang salamin. Simula noon bago sumapit ang gabi, tinatakpan ko na ng kurtina ang salamin. Tumigil na rin ang mga kakaibang pagpaparamdam. Magandang gabi po sa lahat na nakikinig ng THS Channel. Ang isishare ko pong story ay maikli lamang. Naganap po ito around 3 in the morning. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Cheska. Nasa birthday party ako that time. Mayroong kantahan at saka inuman. Bumaba ako sa basement para maghilamos. Natulala ako dahil ibang mukha ang nakita ko sa salamin. Matanda yung mukha at may wrinkles pa. Nakangiti pa siya sa akin ha. Ang hindi ko magets bakit biglang naging matanda itsura ko at nakita ko pa yung red wine sa lips ko. Kahit natakot na takot na ako, tinapos ko pa rin maghilamos at umalis na agad ako doon sa basement. Since then, hindi na ako uminom ng red wine. Shoutout po sa mga subscribers at mga nanonood. Marlon Aboya TV, Dark Dream Valley, Ken Spider TV, Angel Mariano, Brian Benedicto, Barry Nayan Channel, Ang Mensahero. Nagpapasalamat po ako sa Pin-Exchange Forum for sharing their stories with us. Credits din po kina Mimnosin, Connecticut, Chessmill, and Black Witch. Kung gusto niyo pong ipadala ang inyong nakakatakot na stories, either fiction po o based sa totoong experience, pwede niyo pong ipadala sa thstagaloghorrorstories@gmail.com. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.